Assalamu alaikum. Sa video na ito, bago tayo mag-start, gusto ko lang muna paunawain, lalo sa mga ibang viewers natin, na parang nagkulang ng vitamina sa pag-iisip. Kung makapag-comment na yan, hindi muna yata tinatapos yung video o hindi naunawaan. Siguro na sobra ng lockdown. So sa video na ito, wala akong pakialam kung sino yung tao na i-reaction natin. Dahil hindi naman ito pangbabash sa kanya, dahil kapwa din natin siyang Muslim, kapatid din natin sa Islam. So bakit nga ba natin gagawa ng reaction? Dahil sinid ito ng isa sa atin subscriber na lagi daw siya nanonood sa atin, si Yusuf Pinka. Yan. So jazakallah khair, shukran sa pag-send mo nito. At sige, panoorin natin kung ano nga ba ito at may mali nga ba siyang nasabi dito. At isa pa, yung mali na yon, yun yung i-correct natin dahil public at maraming mga nakanood na hindi din Muslim, sasabihin, ah ganun pala yun, pwede pala yun. At kahapon napanood ko na to, pero ulitin natin na nakalimutan ko. Pero may naalala kong part ko ano ba yun mali din dito. Inshallah. So, sana nawaan nyo at start tayo. Sumali ako sa that clash kasi isa rin tong prestigyoso na singing competition sa bansa. Habang nag-law school po ako, nagtrabaho po ako sa Commission on Human Rights. And then habang nagtrabaho po ako, nag-audition din po ako kasi yun po yung passion ko. Yun talaga yung pangarap ko, maging isang singer. Nagtrabaho ako din para makatulong din sa family ko, sa mga kapatid ko na nag-aaral pa kasi ako yung panganay. Nandito ako sa journey, parang pumapasok ako dito kasi yung pagtupad sa mga pangarap ko. Na super happy ako kasi may nakasali ng Muslim sa isang singing competition pero hindi naman masyadong Maranao, from the Maranao community. So Maranao siya, okay? Yung sinasabi niyang pangarap niya, sa totoo lang, alam mo, maraming Muslim na ganyan ang pangarap, kumanta, hindi lang ikaw. Pero, so alam natin, itong The Clash is, alam ko para siyang The Voice, diba? Pero hindi ako updated sa ganito, ngayon ko lang nalalaman itong Clash. Isang singing competition. Okay, parang The Voice nga. So, maraming ganyan Muslim na ang pangarap nila. Pero, dahil sa yung mga nagabayan, sample, sa totoo lang ako, yung bata ako, 14 pa lang yung nag-start na ako makinig ng mga kay Eminem, yung mga kay Avril Lavigne. Doon ko nalaman yung mga pinagkaiba, mga R&B, pop, rock, hip-hop. So, naging favorite ko talaga, pati yung mga meaning niya, lyrics. Hindi ako basta yung nakikinig lang. Inaalam ko yung lyrics at yung gustong ipahayag ng tao na yon, yung singer. Tuwad si Eminem, ano ba yung mga meaning niya doon sa kanta niya, Lose Yourself. Naging favorite ko yung time na yon, lalo halos similar kami ng pinagdadaanan yung time na yon. Walang tatay, magulo ang pamilya. Kaya nag-influence sa akin yung music na yun. Tapos sabi ko, balang araw, gusto ko din maging rapper katulad niya. Alam mo, kabisado ko yung rap niya. Lagi ko pinapakinggan, pauwi ako ng gabi. Tapos, meron pa yung kay Glock 9. Doon nga ako natuto mag-Tagalog, mas mabilis pa nga. Tinatry ko mas bilisan pa yung Tagalog ko kaysa sa kanya, doon sa mga ibang rap niya. So, hilig ko talaga. Kasi bata pa lang ako, sinasabi nga ng nanay ko, mahilig talaga ako kumanta. Yung kinder pa lang ako. So, lumaki ako, dala-dala ko to. Magandang boses ng nanay, magandang boses ng tatay, then equals, mahilig kumanta. Maganda ang boses, kumbaga gustong gamitin. Pero bata pa ako yun. Siguro ngayon, ewan ko kung ganun pa rin yung boses ko, baka mas nag-matured na ngayon. So, yung time na hindi din tumagal, after 2 years, siguro yung 16 na ako, yung nakahanap ako ng masjid dun sa amin, nagbalik-loob ako, at nag-practice ulit ako. Doon ko nalaman, hindi pala tanggap ng Islam. Yung ganyan, yung pagiging singer, sa public, kakanta, o kahit ano. So, na yung singer na may tugtog ha. Iba kasi yung singer na kumakanta lang ng nasheed. Iba din yung singer na may tugtog yung kinakanta niya. May mga instrument, kumbaga. Kasi yun yung hindi pwede sa Islam. Yung nalaman ko hindi pala pwede, nag-isip ako, paano itong talent ko kaya? Saan ko naman pwedeng gamitin, lagay? So, minsan tumatambay ako sa masjid, nakita ko yung nagtatawag ng adhan. Tapos na-inspire ako, dito ko lang kaya ilagay. Tapos nag-practice ako yung time na yun. Tapos, yung mga Maranao yung time na yun, tinuturo ako lagi mag-adhan. Kasi nakita nila anak ng isang ibang lahi. So, gusto nila yung boses ko kasi yung accent, yung pronunciation ng mga Arabic ko, ang kuha ko yung adhan. So, gusto nila. Saka bata pa, maganda yung boses. So, malakas ako huminga yung time na yun. Mahaba yung hininga ko yung bata ko. So, pina-adhan ako, nagustuhan nila. Since yung time na yun, na-addict na ako, nagustuhan ko na siya. Lagi ko siya pinapractice, tapos minsan pinag-iimam pa ako. So, nagustuhan nila yung boses ko para lagi ako pinag-iimam, pinag-a-adhan. Kilala na nga akong Bilal, tinatawagin ng Bilal. Yan yung nagbabang, Bilal. So, dito ko siya na i-turn. Ngayon, kung ano yung talent na binigay sa'yo ng Allah, i-turn mo na lang sa mas
mabuti. Tapos nalaman ko mayroon palang nasheed. Nakilala ko si Imam, si Sheikh Mishari Al-Afasi, yung Kuwaiti yata o Bahraini na Imam, na the same time nag-recite siya ng Quran, Qari siya. Pero siya gumagawa, singer din siya, gumagawa din siya ng mga nasheed. Ano ba yung nasheed? Yun yung mga, kasi nag-umpisa sa mga Arabo, mahilig sila magtula, tula, poem. Tapos yung poem na yan, yan na yung inaawit nila minsan. So walang tugtog yun. Yun yung pwede sa Islam. Tulad yung si Sheikh Mansur dito sa Jeddah, yung poem niya na lagi niyang kinakanta sa mga speech niya habang nagdadawa siya. Yung kanta, yung poem ng pagbabalik loob sa Allah. Ang ganda yun eh. Yung sa'ukbilu ya khaliqi min jadid. So ang ganda yun, yun yung mga ganyan pwede sa Islam. So hindi harsh ang Islam na parang hinahagis na lang niya yung pangarap mo, tinatapo na lang niya. Pwede ka maghanap ng ilalagay mo, ituturn mo lang sa halal way. So ganun, gusto ko maging singer, pangarap ko, nalaman ko hindi pwede, nilipat ko lang sa pag-aadhan, pagnanasheed, at inshallah sa pagbabasa ng Quran. Kasi sa ngayon, di pa naman ako hafid, pero inshallah once naging hafid ako, makapag-aral ng tamang tajwid, then gagamitin ko inshallah yung binigay sa atin ng Allah. So yun ang gusto ko sabihin, na hindi lang ikaw may pangarap na ito. So as a Muslim, ilipat natin kung anuman pangarap mo. Mahilig ka mag-painting, pero hindi pwede sa Islam. Ang hindi pwede, yung may buhay tulad ng tao, hayop, yan. Pero magpainting ka ng bundok, dagat, pwede. Kaya nga yung mga iba minsan extreme magturo eh. Sabihin, haram sa Islam ang pagdodrawing, pagpipainting. Hindi muna nilalagyan ng detalyado. Linawin dun sa tao. Kaya iisipin tuloy itong balik Islam o isang Muslim na mahilig magpainting, ay wala na pala yung pangarap ko. Ang KJ naman ng Islam. Hindi binaba ang Islam para maghirap ang tao. Yan sinabi kay Prophet Muhammad kahit doon sa Surah Taha, sa malapit na kahulugan niya, na hindi binaba ang Islam para ikaw ay maghirap. Very proud ako, very overwhelmed, kasi magiging pride ako ng Marawi City. Hindi karaniwan na may sumasali talaga na maranaw na especially babae. Kasi diba, pinagbabawal. Pwede sumali kasi isang Muslim, pero lalaki, kasi pinagbabawal talaga sa isang babae. Kasi yung fit na natin, from the very beginning. Oh, yun. Yung pala yung hinahanap natin na medyo may mali siya dun sa part na yun, hindi daw pwede sa babae. So, ang alam mo, ang Islam, hindi naman niya pinaghihiwalay na ito, ang daming bawal sa babae, sa lalaki, hindi. Hindi. Karamihan ng batas ng Allah. Kung ano yung pinagbabawal dun sa babae, bawal din sa lalaki, parehas lang. May mga iba, oo. Tulad yung pagbisita ilang madalas sa libingan. May mga bagay na konti lang ang mga batas na pwede sa lalaki, bawal sa babae. Pero karamihan ng batas ng Islam, patas, para sa kalahatan, pang babae at lalaki. So yung sinasabi niya, pwede sa lalaki. Sa totoo lang, hindi din pwede sa lalaki. Kaya marami din nag-comment na basa ko kahapon, yung about sa part na ito na hindi lang naman sa babae ang bawal, pati sa lalaki na kakanta ka sa stage, tugtog. Kasi kung hindi bawal, baka nauna na ako noon pa. Dahil nga, maraming kagaya kong Muslim na mahilig din kumanta. Pero hindi na namin tinuloy. So, wala ditong pinagkaiba. Babae man o lalaki, yung ganitong klase yung gagawin na singing competition. Kung nasheed man ikakanta, yes, sa lalaki pwede, sa babae hindi talaga. Dahil nagbibigay siyang tukso. Dahil ang boses ng babae, by the way, ang boses ng babae hindi aura. Kasi ang ibig sabihin ng aura is yung katawan ng babae. Yung katawan ang aura. So hindi pwede sabihin aura din yung boses. Maliban lang kapag yung boses kinu-cute niya, nagpapa-cute, nilalambing niya, sinasadya niya parang nagtutukso yung boses, naglalambing, yun yung fit na. Sakalang nagiging fit na yung boses kapag nilalambing niya, kinu-cute niya, parang tawag doon nilalandi niya sa lalaking, hindi niya maharam, yung hindi niya asawa. So, parehas lang. So, kung nasheed naman, pwede sa lalaki. Kung kakanta man siya dyan na yung katulad kay Maher Zain, yung mga inshallah, pero walang tugtog, walang instrument. Tayib, go. Para baka madaawa sila sa pamamaraan na yan. Ma-inspire sila. Ano yung kinakanta mo? Ano yung Arabic na yan? Ano yung sinasabi mong inshallah? Diba? May nakilala na ako mga nagbalik Islam dahil sa nasheed eh. Nakikinig lang daw na nasheed, nagbalik Islam. Comment kayo kung sino dyan nagbalik Islam dahil sa kakarinig ng nasheed. Yung interview kong binata, ganun daw siya nag-convert eh. So, yung sinasabi niya dito, may konting mali. So, yun yung inaayos natin para malaman ng mga non-Muslim na mali pala siya sa part na yun. Okay? Tingnan natin itong
Next. Nung simula pa, nung kumakanta ako, nung bata pa ako, nakikita ko talaga na gusto nila ako maging sikat na singer. Para sa akin, enough na yon. Sinusuporta naman ako ng pamilya ko eh. At saka hindi para sa akin, wala naman pong masama sa pagtupad ng isang pangarap. If dreaming is a scene, then everybody is a singer. I'm Jawada Makatangko from Marawi City, Lanao del Sur. So, yun lang pala. Short lang siya. At yun, inshallah na sinusuportahan daw siya ng family niya. So, kung nanonood kayo, kayo na po bahala sa anak niyo. Kung i-follow niyo yung dream niyo, nasa inyo yan eh. Or i-follow natin ang dream ng propeta na lahat tayo makapasok sa paraiso. So, mas marami pang tayong pwedeng gawin na dream na hindi naaapak sa Islam. So, tandaan natin, life is short, maiksi ang buhay. At mamaya, bukas, mawawala tayo, kukunin tayo ng Allah, babalik tayo sa Kanya. At kung ginawa mo man ito, kumanta ka sa public o ano, hanggat nananatili yan, video na yan, or ilang tao nakinig, magiging kasalanan. At yung kasalanan na yung papatong sa shoulder mo, at dadali mo sa libingan mo. So siya, huwag mo sabihin na walang Muslim na nag-concern na nagpaalala sa'yo. At sa tingin ko, maranaw pa naman, sensitive siya sa ganitong bagay. At bihira sa kanila yung babae na pinapayagan nila ng ganito. At bahala na yung mga kapwa natin maranaw dyan kung ano pa masasabi nila sa pamilya na ito. Kung papayagan nila o hindi. O anong ginagawa ng mga ustad natin dyan. Basta ang akin lang dito, reaction video. At dun lang sa part na yon para ang concern ko dun sa mga nanonood na hindi Muslim. Na baka sabihin, pwede pala yun. Ah, bawal pala sa babae, pero sa lalaki hindi pala. Yun lang ang habol natin i-correct. Yun lang ang trabaho natin dito. So, Baka ikumpara nila bakit yung Malaysian Indonesian. Baka ikumpara nila yung mga Indonesian in Malaysian. Oo nga pala, naalala ko. Sa Indonesia, maraming mga singer doon, mga babae, ganun. Pero, alam mo, ang Islam, galing sa Quran at Sunnah. Hindi galing kay Arabo, galing kay Saudi. Bakit yung amo ko ganito? Bakit yung amo ko kumakanta nga eh, doon sa ano, eh, sumali nga ng singing ko? Kanino ba galing yung Islam? Sa Malaysia? Sa Indonesia? Kanino ba galing yung Islam? Diya sa Allah at sa propeta, kay Prophet Muhammad. So, bakit mo isasample ang mga ibang tao na hindi naman sumusunod, di ba? So, kung gusto mong maging Indonesia, di sumama ka sa kanila. Kaya nga, hindi ka magtataka bakit lagi sila may tsunami, di ba? Bakit lagi sila nililindol? Bakit lagi ang mga ganun calamity na dumarating sa kanila? Pati sa atin natin sa Pilipinas, yung mga bagyo. Taon-taon na lang. Walang taon yata na walang bagyo sa atin. So, may kinalaman. Sumasalam. Hanggang dito lang po. At comment nyo na lang kung ano pa yung gusto nyo ipa-reaction video na may kinalaman sa Islam. Para inshallah, pare-pares tayo mapulutan natin ng aral, ikaw at ako. Masalam. أشهد أن لا إله إلا الله.